Matapos ang akusasyong pineke ang pirma sa huling habilin ng bilyonaryang tiyahin, ibinunyag naman ngayon ni Senadora Jambi Madrigal ang kanyang hinala na may foul play sa pagkamatay ni Doña Chito Madrigal Colyantes. Sa ilang mga artikulong lumabas sa ilang mga pahayagan, inakusahan si Senador Madrigal ng pagiging gahaman dahil sa kagustuhan niyang makakuha ng bahagi ng mana ng kanyang tiyang si Doña Chito Madrigal Colyantes. Inamin sa amin ni Jambi na talagang hinahabol niya ang yamang ito, pero hindi para sa kanya, kundi para sa foundation ng kanyang tiya na malapit sa puso nito. Kung manalo kami sa kaso, maski anong perang makuha ko dito sa kaso, ibibigay ko sa foundation ng tita ko. Kanya, komportable na lahat kami eh. Wala akong habol na pera dito. Gaano kalaki ba, Senator, ang pinag-uusapan ditong mana? In terms of ari-arian, pera? Hindi kami nagyayabang sa yaman. Pero siguro kung gustong i-estimate, kung ginusto ng tita ko, kasi kami ang yaman namin individual, hindi naman corporate, no? Pwede na rin siya mailista sa Forbes 500. Nang mamatay si Doña Chito noong March 24, iniwan niya ang bilyong-bilyong halaga ng mga ari-arian sa kanyang byudong si Manuel Colyantes, pamangking si Susana Madrigal na kapatid ni Jambi, ampong si Vicente Gustav Warnes at sa pamangkin na si Gisela Gonzalez Montinola. Ang labis na pinagtatakhan ni Jambi, wala ni isang rekwerdo ang iniwan para sa kanya. Pero ayon sa senador, may mas malalim pang dahilan sa kanyang sama ng loob. Yung masakit sa amin na yung hindi siya rinespeto nung namatay siya. Kinausap lang yung accountant at umalis na at tatlong araw yung burol. Ni isang araw ni hindi sila nakilamay. Doon lang sila, kapitbahay lang sila. Maglalakad lang sila. Yung tao na napakalaki ang pinamana sa inyo, napakalaki ang pagmamahal sa inyo, na hindi nyo man mabantayan. Nagtataka rin si Jambi kung bakit tila minadali raw ng kanyang mga kamag-anak ang pagpapaimbalsamo at pagpapakremate sa kanyang tiya. Hindi pa siya malamig, pinapaimbalsamo na. Kanya ako, talagang pinaglabanan ko yun na maimbalsamo siya 3 or 4 hours after. Sino nagpapaimbalsamo? Yung mga pinsan ko. Sabi ko, teka muna kasi mainit pa eh. Kaapon ay formal nang nagsampa ng petisyon si Jambi sa Makati RTC upang kwestiyonin ang mana sa paniniwala niyang pineke ang mga pirma ni Doña Chito sa last will and testament nito. Muli, sinikap po naming makuha ang pahayag ng kabilang panig sa mga aligasyon ni Senadora Madrigal, pero ayon sa kanilang abogado, nais manatiling tahimik ng pamilya sa nasabing usapin.